Yung mata nyo ba, tinato nyo din yung mata? Yung mata nyo? Oh, brother. Ay, sa loob? Oh, brother. Yung mata sa loob? Ngayon, paano yung pagiging tattoo artist mo? Brother. Iniwan mo? Brother, sa sabi ko naman sa... Assalamualaikum, welcome ulit sa video na ito. May interview tayo na tattoo artist na nagbalik Islam, mashallah. Ginabay ng Allah sa pagmumuslim niya. At bago pala ito, may kasyahada lang kanina, kapapasok lang niya sa Islam, isang babae din. Na itong babae ay matagal na siya nag-PM sa akin. Siguro nakaraan na ng mahigit isang buwan siguro. Umabot na yata kami ng buwan. Na itong babae din is nag-PM din sa akin. Parang kasabayan mo din ito nag-PM sa akin, itong babae. So, ginagawa ko pag may nag-PM sa akin na gusto mag-Muslim, oh, halos kasabayan mo siya na nag-PM din sa akin eh. So, ibig sabihin matagal na nga talaga yon. Ngayon, pag sinasabi kasi na gusto mag-Muslim, agad-agad sa PM, di ba? Ganun kayo mag-PM eh. Sir, gusto ko maging Muslim. Agad, alam ko na, link, isisend ko yung link ng New Muslim Guide para papasok kayo dun sa link. Pagpasok nyo, i-accept ko kayo. May papanoorin kayong video doon na ano yung Islam, limang haligi ng Islam. Lahat doon, in-explain ko na. Kasi mahirap na paulit-ulit lagi pagtatawag. Siyempre, ang dami nagko-convert sa isang araw. So, paulit-ulit namin i-explain yung 9 minutes na yan. Nakakawalang boses minsan. So, ginagawa ko, naisip ko, i-record ko na lang kaya, i-video ko, para pag may gusto mag-Muslim, i-send ko na lang. At ngayon, alhamdulillah si Kuya, nakapag-shahada na lang doon. Kasi hindi ka na din nag-contact sa akin after yun, di ba? Parang na-busy kayo. Kinontak mo lang ako about doon sa video na ginawa ko about sa tato, di ba? Na sa topic na gusto mag-Muslim pero may mga tato. Kasi may nagkwento sa akin yun eh, ewan ko kung taga Mindanao ito, na may porket marami daw siyang tato, is hindi siya pinapapasok sa mosque. Hindi daw siya pinapapasok sa masjid. Kaya doon, nabigla ako sa anong klaseng tao to na kulang pa yung pag-aaral niya sa Islam. Kaya ginawa ko yung video na yan na hindi porket may tato, marumi na, hindi na pwede maging Muslim. Kung ano-ano. Tsaka yung tattoo na yan, hindi na kailangan alisin kung makakasakit. Makakapagbigay ng sakit na hindi mo makakaya at makakagastos ka lang ng malaking pera. Which is scholar na mismo natin ang nag-advise yun, ang nagbigay ng fatwa about doon. Kung nagkamali si Sheikh Bin Baz, isa sa Saudi Mufti noon dito. So siya na ang nagsabi yun na hindi na kailangan. Tsaka pinatawad na ng Allah lahat ng kasalanan mo simula pumasok ka sa Islam. Alam mo, may nag-gets pa nga ako doon na naiingit ako. Alam mo ano yun? Kasi may tinukoy ang Allah sa Quran na hindi ka lang niya papatawarin, bagkus lahat pa ng kasalanan mo is gagawin niyang kabutihan. Imagine mo yun. Kaya itatanong ko pa ito kung talagang clear ito. Grabe. Kasalanan mo na ituturn niya sa kabutihan. So, lahat ng bawat tattoo mo na yan, na kasalanan, is naging mabuti. Kabutihan na ituturn niya sa kabutihan na gawa. Pero hindi ibig sabihin na magtattoo na magiging mabuti. Pero lahat ng kasalanan mo noon na bukod sa nilinis pa niya, ituturn pa niya sa kabutihan. Kasi para magkaroon ka ng record na kabutihan. Inshallah, grabe no. So, ibig sabihin kahit yung ano natin sa mata, yung hiwa natin is, ano, tato? Oh, brother. So, kwento ka about sa tato. Ano to? Nakahiligan mo na talaga? Kailan ka nag-start ng tato artist? Nag-tato ako, brother. 15 years old ako noon. Grabe, sobrang tagal na pala. 15 years old. 45 ko na ngayon. Bata pa. Bata mo pa ginawa talaga yung pagtato. Bali. Oh, brother. Bali, kasama noon, wala akong hanap buhay. Okay. Parang buhay sa tato. Yung mata nyo ba, tinato nyo din yung mata? Tapos. Yung mata nyo? Oh, brother. Ay, sa loob? Oh, brother. Yung mata sa loob? Oh, brother. Masyaallah. Sana maliwanag para maano natin, mag-screenshot video tayo na... Hindi bale, okay lang. Sinasabi ko lang na parang nakaka-amaze, no? Na kita mo gaano ka-welcome ang Islam, open sa lahat ng kahit anong klaseng naging past ng isang tao, no? Wala yung sasabihin mo na, hindi ka pwede, wala kang pag-asa, labas dito, hindi mo bagay maging Muslim. Hindi, walang ganun eh. Brother, nung napanood kasi kita noon, okay. Sindili. Mag-i-start na pala tayo ng interview. So, ang haba ng intro natin eh. Ngayon, pakilala ka. Tagasan ka? Anong pangalan mo? Kasi sinend ko na sa iyo yung mga katanungan, di ba? So, dadaan din tayo dyan sa story mo. So, pakilala ka muna sa mga nanonood sa atin. Tagasan ka sa Pilipinas? Anong pangalan? Ako si...
Ako si Edsar Balboa Rigacho, taga San Fernando La Union, 45 years old. San Fernando, dyan ako nag-kinder. Kaya lumaki din ako dyan eh. Malapit kami. Lola ko, San Fabian, Ilocano. Dyan. So anyway, anong religion mo nakaraan? Katoliko, brother. Katoliko po ako dati. Okay. Paano mo naman nahanap ang Islam? At anong nagkita mo dito at nagustuhan mo? Brother, almost 5 years na ako nangungulit sa mga kaibigan kong Muslim noon, pero hindi sila naniniwala sa akin kasi yung itsura ko, tapos pag nagkukwento ako, tumatawa-tawa sila sa akin po. Ngayon, napanood ko yung video mo, video ni Brother Javier, pero ikaw pa natin yung pinapanood ko, kaya yung mga advice mo doon sa mga, basta yung mga inaaraw mo. Last na napanood ko, brother, yung ano, yung tungkol doon sa mag-aasawa ng marami na hindi mo naman pala kayang buhayin, eh, haram yun. Kasi mag-asawa ka, tapos yung asawa mo, pagpapatrabaho mo, sabi mo gano'n, totoo naman yun. Kaya sabi ko, magmumuslim ako, sabi ko gano'n. Di ba, maalala mo, brother, nag-PM ako kagad sa'yo na gusto kong mag-muslim. Oh, pero tagal na ngayon. Natatakot ako dahil... Oh, marami ka tattoo artist ka. Baka hindi ako tanggapin, sabi ko gano'n sa'yo. Hmm. Pero sabi mo sa akin, maghanap ka ng mga Muslim na kaibigan mo dyan, doon ko magpatulong, sabi mo gano'n. Ngayon, unti-unti kong ginawa tinanap, yung mga kinakawasan ko, naiya sila. Ay, naano sila na parang alanganin sila dahil di sila maniwala na nag-Muslim ako. Parang, sabi nila, Muslim na, baka marami kang asawa, gumagalan din yung mga iba. Pero sabi ko, mag-Muslim ako dahil yun ang kagustuhan ko at yung nasa puso ko kasi ang naano ko ako. Ang sinusunod ko, sabi ko gano'n. Anong unang video na napanood mo sa YouTube? Naalala mo pa ba? Brother, yung napanood ko sa'yo, yung maraming, yung tungkol sa asawa. Ah, yung maraming asawa. Asawa oh. Na, naalala ko yun. O yung haram na sinasabi mo na pag nag-asawa ka, sabi mo, kung hindi mo naman kayang buhayin at siya pinag-abroad mo, masama yun. Yun yung napanood ko sa'yo. Yun ko masama ang sinabi ko. Tapos, sumunod yung sa tapu-tapu na. Tapos inulit mo yung tattoo nung tumawag din ako sa iyo noon. Hmm. Yung napanood ko rin yun. Okay. I-share ko yun, naka-share lang sa akin yun. Nasa Facebook ko. Hmm. Yung ano, pagtanggap mo ng Islam, paano mo na-convince lahat ng pamilya mo? Kasi nakaka-proud makita na isang nagbalik Islam na agad-agad pagkatapos nga mag-Muslim. Brother, kanibukasan, nag-Muslim na lahat ng pamilya mo. Sino ba nauna? Yung mga anak o asawa? Brother, ganito kasi nangyari. Nung napanood ko yung ano mo, pinapakita ko sa asawa ko at saka kay brother Javier, ang una kong sinabi sa asawa ko, pag namatay ako, gusto ko ganitong mangyayari sa akin. Yung ililibing ako na hindi ako binabalsa mo, babalutin lang, papalikotin lang. Na, pinapatay ka pa. Brother, yun ang una kong sinabi sa asawa ko. Hanggang unti-unti kong sinabi sa asawa ko na mag-Muslim ako. Nung nakapasok na ako, brother, alam mo, ang saya-saya ko, brother. Nung nakapasok na ako, nakapagpala na ako, isinama ko yung asawa ko na hindi ko pa sinabi na may pupuntan tayo, kako lang. Sabi ko, saan? Basta sumama ka. Sinama ko, brother, kay brother Amir. Mm. Yung nagsala sa akin. Tapos sabi ko gano'n, dito sa Muslim, sabi ko gano'n, meron akong kaibigan dito. Tapos na akong nagsala. Parang itinapat ko, nagtapat ako doon mismo sa bahay nila. Tapos sabi ko gano'n, ikaw gusto mo bang mag-Muslim? Sabi ko gano'n sa asawa ko. Ngayon, pumayag naman siya, brother, sa awan ni Allah. Na natuwa ako, na tinanggap din naman ako, kasi hindi siya ng dalawang isip. Tapos nung, sa totoo, brother, ay ito. Kasi lockdown nga dito sa Pilipinas, wala akong mapaghanapan ng pera. Walang-wala akong pera. Tapos kinausap ako ni Hammer na kailangan ikasal kayo dahil hindi pa kayo kasal. Dahil bawal daw, haram daw yung nagsasama kami ng asawa ko na hindi kami kasal. Oh, tinanong ko yan kanina dito is yung kasal na, kunwari, pag dalawang balik Islam, na dating kasal naman sila sa Kristiyano, is kailangan ano, ikasal pa rin sa Islam kasi hindi na valid yung kasal nyo ng Kristiyano noon. So, brother. Tapos ngayon, tinanong sa akin ni Brother Amir yung kung desidido ko yung pakasal at kailangan mayroong hihilingin sa'yo yung babae
kung kaya mong ibigay, sabi ka nun. Nag-aalala ako, brother, na walang-wala ako. Kinabukasan, brother, nagkaroon ako ng customer. Sabi ko, magtatato muna ako, wala, para lang dito sa gagamitin ko na ibibigay ko sa asawa ko, kako naman. Oh. Eh, nagkaroon ako ng customer. Ayun ang binili ko sa Sing Sing na gold. Gold ang hiniling sa akin na asawa ko, brother. Ayun, naibigay ko. Kinabukasan, kinasal na kami, Biyernes. Pagdating ng Biyernes, tapos namin ng kasal, tinanong ko sa anak ko kung gusto rin silang mag-Muslim. Yung bunso kong anak, brother, parati kong kasama na paulit-ulit na nagsisimba kami. Yun ang kasama ko. Sa awa naman ni Allah, binigay naman niya yung para sa anak ko na desidido rin siya, na hindi siya kinakaya, tanggapin niya, brother. Masya Allah. Talagang dami mong reward dyan na talagang makaka-proud, nakaka-believe paano buong pamilya is pinaka. Sana all na lang talagang brother, ganyan. Hindi ako gano'ng marunong sa dasal, pero sumasabay-sabay na lang kami ng anak ko. Doon sa loob ng GC, yung GC natin na New Muslim, andun yung mga videos, paano magdasal. Mayroon na akong video dyan sa live na paano magdasal. Pati yung pag-ablution, yung paghuhugas, kompleto lahat yan. Paano gumamit ng banyo ang isang Muslim, yung tahara, yung pagiging malinis sa sarili. Inshallah, kompleto lahat yun. Ngayon, paano yung pagiging tattoo artist mo? Iniwan mo? Brother, sabi ko naman sa anak, iiwan ko, brother. Iniwan pero sana nga lang, kahit konting pagkakit. Iiwan ko, brother, yung pagtatattoo din. Kasi magsasara na ako sa July. Ah, may pwesto kasi ka talaga. Kasi tatapusin ko yung kontrata kasi nandun na yung ano ko, brother. Hindi mo pwede i-turn sa henna? Sa henna? Henna tattoo muna para magaang? Kasi ang henna tattoo, yun lang ang pwede sa... Ang henna kasi, brother, ano, mahina na yung henna dito, brother, kasi pinagbawal lang DOH. Bakit daw? Pinagbawal lang DOH. Ah, may nangyari bang issue? Kasi may mga ibang henna kapag may tinimpla. Ah, baka may mga ibang allergic sa henna. Kasi sa tradisyon ng Arabian or Arabs, o kahit dito sa... Ang henna lang ang pwede. Kasi ang henna is temporary lang naman, nawawala din siya, hindi permanent. Oh, brother. Nakawawala. So, anyway. Kasi rin yung asawa ko, gusto ko. Kung ano yung binigay... Gusto ko sana ipakilala, pero siyempre bawal yung ano. Kung ano yung binigay mo para sa Allah, yung sinurrender mo, papalitan na yun ng Allah na hindi mo alam kung saan galing. Ganun. May darating. Tiis ka lang, antayin mo. Pero siyempre, bilang ano, gawa din tayo ng dahilan. Pero papalitan niya yan kasi ginive up mo para sa kanya. So papalitan niya yan na mas mainam pa. Hindi ko na hinahanap yung kayamanan dito, brother, sa lupa. Ang hinahanap ko ngayon, yung award ko sa langit. Yun yung iniipon ko. Iniipon namin ng pamilya ko. Oo. Pero hindi ibig sabihin na yumaman nga. Pero kung ano lang yung pang hanap buhay sa araw-araw, yun. Papalitan din ng Allah na mas mainam doon. Di ba ako ganun marunong sa ano, ha, yung mga halwa? Kasi ang Islam, hindi niya tayo pinagbabawal maghanap buhay. Bakos pinag-utos pa nga eh. So hindi ibig sabihin pag naging Muslim na tayo is ang Allah na bahala lahat, tulog na muna tayo, darating ang biyaya. Hindi din ganun yun eh. Bakos sinutos din niya talaga na maghanap buhay. Mag-ano din tayo, double work kumbaga. Kung ang mga hindi Muslim, nag-work lang sila, isang work lang, pang makamundong bagay lang, walang kabilang buhay. Tayo Muslim, double work. May buhay, ay mayroon sa mundo at mayroon din sa kabilang buhay. Double work tayo. Buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ang pag-work natin. So anyway, inshallah. Yung mga ibang imam brothers, sabi nila sa akin, pwede daw akong magtato, pero sa lalaki lang, hindi daw pwede sa babae. Pero sabi naman yung iba, kung gusto mo talagang bitawan yan, tuloy-tuloy mo na lang, huwag ka nang magtato. Pero kung wala kang hanap buhay, kasi pumasok ka naman dyan sa Islam na, at na, yan ang nakagisnan mong trabaho mo, pwede kang mag-ano, pero hindi yung marami, hindi yung katulad mo nakarami, yung marami kang gagawin. Kaya, hindi ko pa rin sure about sa ganyan. Naman yung mga inaapay sa akin, pero sabi ko naman, kapang hindi ko lang sure about dyan kasi mukhang maano din eh, hindi din magiging, hindi ko lang sure kung magiging malinis din yung kikitain mo sa ganun bagay. Ngayon, di ba, marunong ka naman sa pagdo-drawing, arts, mag-arts ka na lang, i-try mo i-turn siya into painting, huwag ka lang mag-paint ng tao,
kasi bawal sa Islam na may buhay yung pinipaint mo. Okay. Panggagaya sa paglikha ng Allah sa tao. So, paint ka lang ng nature, ganyan, or mga parang malapit na din sa design ng tato, mga tribal or mga calligraphy na Arabic. Yung Arabic, try mo. Kasi parang mas maganda pa sa tribal ang Arabic eh. Yung design niya, yung calligraphy, lalo pag sinulat siya ng dikit-dikit na parang hindi na siya mabasa, yun, may mga art siya eh. So yun ang pwede mong i-paint or i-ano sa mga tao, ibenta. Tapos alam ko sa mga bata na may mga party something sa mga mall, meron yung nagpe-paint ng mga muka, nagpe-paint sa mga bata ng mga butterfly something, okay. 'Di ba pang birthday party or something mga ganun. Nag-hire sila ng painter, marunong mag-paint ng mga butterfly, bulaklak sa kamay ng bata. Kasi 'yun nawawala din naman, maghugas lang yung bata, tanggal na. So dito, marami naman tayong paraan. Okay. Hindi porket ang ano bitawan na natin. Pwede natin ilipat. Alay mo, doon ka pa umasin, doon pa ilagay ng Allah. Kasi kung ano talaga yung talento mo na binigay ng Allah, din gamitin mo siya pero sa ibang pamamaraan. Sa malinis na hindi lalabag sa kanya. Okay? So, alhamdulillah, total nakapag-shahada na kayo.